Ayan po, isang mapagpalang umaga po muli sa ating pong mga sugid na tagapanood at mga fanatic sa track and field. Ako po ay nagagalak at natutuwa at nagpapasalamat sapagkat inyong tinangkilik ang una ko pong vlog yung tungkol sa pagiging magaling na atleta at pagiging magaling na coaches. Marami pong nag-react at marami pong natuwa. At alam kong marami rin pong bata at coaches ang natulungan sa vlog po na yon. Kaya po, isusundan po ito natin ng panibagong topics o tips kung paano maging successful athletes and successful coaches naman po. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Ibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin gagawin ito. At syempre, masagot dito kung bakit ka ba naging athlete sa track and field? Ano ba ang pinaka-layunin mo? Bakit ka ba nag-coach sa track and field? Yan ba ay para kumita ng pera? O makatulong sa kapwa? Alamin natin yan sa mamaya-maya po sa ating pong discussion. Ito po ay ginawa natin para makatulong tayo sa mga atleta at sa mga coaches na medyo down na po dahil sa pandemic na ito. Alam ko po na ang inyong pinagdaanan na training ay napakahirap. Subalit ay nawalang visa dahil nawala nga po yung palarong bansa, yung regional meets. At ganun din po yung Olympic Games. Hindi na rin natuloy. Kaya para sa lahat ng mga fanatic sa track and field, para sa inyo po ito, sana ay meron kayong matutunan dito. Makuhan tips na maaaring makatulong sa inyo, maidagdag sa inyong kaalaman. Para mas lalo kayong maging mahusay at effective athletes and coaches. Ayan po, shoutout nga pala kay Sir Boy Luna ng Tagaytay National High School. Isa po sa mga idol ko po pagdating sa track and field. Siya po ay may na-develop ng isang bata na nakalap paglaro sa SEA Games sa high jump. At yan din po kay Sir Leonardo kasama ng Tansa National High Schools. Siya po ay kasama natin lagi sa mga palaro. At talagang hindi matawaran ang kanilang mga dedication, motivation sa galing at pagte-training ng mga bata at pagtsatsaga. Ganun din po si Dr. Cruz. Siya po ang talagang nagbigay sa akin ng shining moment sa larangan ng track and field. Nung hindi dahil sa kanya, ako po ay wala sa track and field. Kaya Sir Cruz, napagagaling niyo pong mag-manage ng sa sports kasi po siya ay isang PE supervisor ng Cavite Province. Medyo retired na siya ngayon at nagpo-focus na lang sa business. At ganoon din po sa mga magagaling na coaches ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga tropa, mga kaibigan ko pong coaches, sila Coach Noli, Coach Noah ng San Beda, si Paring Marvin, coach po ng Muntinlupa City at kasalukuyan din pong siya na ang head ng sports sa Muntinlupa City. Ganon din po sa Sports Academy ng Leyte, si Coach Damaso Olidan. Mali ka mag-anakan ko pa yata ito kasi Olidan ang middle name ng nanay ko eh. Coach Damaso, Coach Dams. Magandang aga. Ganon din po kay Ma'am Cherry Gabiluna ng Mindanao. Siya po ay maraming mga player na magagaling na inirekomenda sa atin po na maging scholar. Ganon din po sa mga coaches ng Western Visayas, kay Ma'am Adi, Arca, Miguel Arca, kay Coach Noel Gel. Sana po ay makatulong tayo ng mas marami pang bata. Kaya bago tayo mapunta kung saan, tayo po ay magsimula na ng ating napakagandang lessons sa track and field sa araw na ito. Nawa ay mag-stay po kayo mula sa simula hanggang sa dulo at I'm sure marami kayong matututunan. Ito ay based on sa aking pong experience pagiging atleta at pagiging coach. Kasi pinag-aralan ko talaga bago ako maging mahusay o hindi naman mahusay, bago ako natuto sa track and field, talagang ang dami kong ginawang para lamang maging kumbaga well-equipped pagdating sa track and field. Kasi napakahirap po mag-coach ngayon ng mga bata na ang layunin lamang natin ay mag-enjoy at magsaya. Kailangan
i-develop natin yung mga bata from their potentials towards their dreams in life. Doon natin makikita yung tinatawag natin success sa pagiging magaling na coach at pagiging magaling na atleta. Salamat po natin, marami mga atleta ngayon. Although nag-gold medal na sila sa palarong bansa, pero after nun, wala na ang nangyari. Kasi mayroon silang pagkukulang. Malalaman natin yan mamaya. Mayroon din ibang magagaling na coaches. Kala nila, nakarating lang sa palarong bansa, hindi naman nanalo. Maski sa player, hindi walang napanalo. There is something wrong sa ating mga paraan na pag-training. Kaya napakahalaga talaga na unawain natin ng malaliman ang pagiging track and field coach. Ang larong athletics, kailangan well equipped po tayo para po tayo ay yumabong, kumbaga sa halaman. Ito nga po, mayroon akong halaman dito, courtesy ng aking wife na si Michael Dison, Dagasdas. Ang ganda po. Para rin ang pagtatraining sa track and field, ganun din ang ipara rin isang halaman. Kailangan araw-araw, unti-unti, didiligin mo ito para yumabong. Kasi kung hindi ninyo didiligin ng knowledge, maaaring ang knowledge ninyo sa larangan na napili ninyong event ay kulang. Kaya kailangan natin dagdagan. Bago tayo mapunta kung saan, puntahan na natin ang pinaka main topic natin. Kung paano maging successful athletes at pagiging successful na ring coaches. Kaya ako pinagsabay ito. Dahil I want all my athletes to become a good coaches also someday. Kasi alam naman natin na magiging atleta ay maaring stepping stone natin para kayo may isang guro at maging isang successful coaches din na maaring makatulong pagdating sa sports development sa ating bansa. Alam naman natin na talagang ang sports ay isa sa mga priority ng ating bansa ngayon. At halos lahat ng isang bansa, lahat ng iba't ibang bansa, ang sports ay isa sa mga talagang isa sa mga priority nila sapagkat marami nga pong nagsishine. Hindi kasi lahat ng player o lahat ng tao ay magaling sa academics, kaya ang iba nagpo-focus sa sports. Hopefully, magbago ang buhay nila at marami nga pong yumaman na rin sa sports. Isa na nga lang dito, yung sila Phillips sa swimming, si Usain Bolt sa track and field. Bawat gintong medalya sa Olympics ay talagang milyon ang halaga, milyon dollar. Kaya po, bago tayo magsimula, ayan po, medyo umuulan. Maganda ito, blessings. Tayo ay punta na dun sa pinaka main topic natin. Nga po, paano ba maging successful athletes and coaches? Ayan po, siyempre top priority natin, number one, kailangan talaga natin ay ibalanse yung pag-aaral o yung studies natin at yung napili ninyong events. Bakit? Kailangan 70-30. 70% sa academics or sa studies ninyo at 30% lamang sa track and field. Bakit? Ang ginagawa kasi ng iba, ginagawang most priority ang paglalaro. Ano nangyayari? Bumabagsak sa subjects nila. Sayang, nasa second year high school na, maraming bagsak, hindi nakakalaro sa pagdating sa lower mid pa lang kasi may bagsak ng dalawang subjects. Ganun din ang mga magagaling na atleta, nasa college na. Marami kasi ako na experience na mga atleta nag-gold sa palarong bansa. Pero pagdating sa college, unang semester pa lamang, lahat ng subjects halos bagsak. Kaya nangyari, instead na makatulong sa mga magulang, ayan, ngayon, karga ng magulang. Kasi nga, walang magandang hanap buhay. Kaya dapat, ang pagiging atleta ay gawin nating part-time lang, huwag nating full-time as a athlete. At syempre, ganun din sa pagiging coach. 70-30. Pero pwede na natin balik na rin kung talagang gusto ninyong gumaling sa coach, ha? 70%.
ang pagiging coach, 30% sa pagiging kung ano man kayo. Pero kung teacher kayo, kagaya ko, kailangan 70-30 lang tayo. 70% pa rin, nakapokus na tayo sa pagiging guro. At 30% lamang sa pagiging isang track and field coach. Pero hindi ibig sabihin yan na limited ang galaw natin. Pwede pa rin natin yan balansehin kung paano tayo magiging effective coaches at the same time, effective teacher. Kung kayo naman hindi teacher, siguro gawin yung 50-50. Magnegosyo kayo. Huwag kayo masyadong mag-stick dito sa ating pagiging coach sa track and field. Meron ako mga kilalang coaches na talagang mahilig magnegosyo. Si Coach Rio de la Cruz, negosyante yan, magaling din na coach. Si Coach Noli Mejos, magaling ding coach, at same time, magaling ding negosyante. At marami pang iba, alam nyo, sa track and field kasi, walang yayaman dito. Maaaring umaman tayo sa dami nating natulungang athletes at nabago ang buhay, pero financially, napagyaman, hindi tayo yayaman dito. Pwera lang kung tayo nandun sa ibang bansa na tayo'y bawat panalo ng player natin, halimbawa, nanalo ng isang milyong, $1 million ang athlete natin. Tatanggap pa rin ng $1 million. Dito sa atin, hindi natin kaya yan. Okay na sa atin yung mga barya-barya na incentives. Yun po. Napagaganda, di ba? Kailangan 70-30 as a coach, as an athlete. Huwag natin pabayaan yung academics natin kasi itong pinakamahalaga sa lahat. Without the academics, kaya nga tayo pumasok sa track and field para tayo makalibre sa pag-aaral, sa scholarship pagdating ng college. Yung iba nga, high school pa lang, scholar na sila. Ayan po, yun po ang pinaka-top priority natin, number one, sa academics. Number two, syempre, kahit anong endeavor, we need to discipline ourselves. As an athlete, the best ingredients to become a successful athlete ay kailangan disiplinado tayo. An athlete without discipline cannot reach even to become a champion in regional meet, lalong-lalo na sa palarong pambansa. Kailangan disiplinado tayo. Kung ano yung mga bawal, dapat sundin natin. Sa mga player namin, pag nag-training na talaga yan, disiplinado. Bawal ang cellphone. Sa gabi, pag natulugan na, at ganoon din yung pagkain ng mga matatamis, malalamig. Kasi kunting sipon lamang, lagnat, masisira ng training. Kaya maiwasan lamang yun kung wala tayong, kumbaga, abala. Kung wala tayong sakit. Ganoon din sa mga coaches. Kailangan maging disciplinarian coach kayo. Kasi maaaring kayo ay gayahin ng inyong mga athlete. Kung lausi lang kayong coaches, tropa nyo lang yung mga athlete ninyo. Siyempre, pagka ganun, walang respect ang bata. Paggawa ng program, paggawa ng kanilang mga workouts, sabihin na lang natin, 4 na 400 meters, time target. Hindi na gagawin ng ayos yan, kasi tropa nila si coach eh. Mabait si coach eh. Kailangan magkaroon ng takot, maging disciplinarian tayo. Pero iba naman yung disciplinarian sa authoritarian. Kailangan tinggan mo rin yung hinaing ng mga bata. Halimbawa, pagdating sa workout, medyo sumasak na yung chan. Sumuka na ng kulay green. Tapos babanatan mo pa. O sige, tapusin mo yung workout mong 10-400. Kawawa ang bata. Pakaramdaman nyo kasi kapag napahamak ang bata, tayo ay liable, hindi lamang sa administration, sa eskwelahan, sa mga principal natin, sa mga boss natin, lalong-lalo na sa parents. Kaya safety is always observed dapat sa training. Magiging magaling na atleta at coaches o disiplinado, hindi dapat mauwi sa pagiging authoritarian. Yung mang tipong hindi na kaya ng baga, kailangan pilitin mang matapos. Yung mang tipong lahat ng galaw ng bata ay kontrolado mo, gawin mo ng robot. Mali yun. Huwag natin gagawin yun. Mayroong ibang coaches, ginagawang arawan ng mga bata. Kawawa.
Gising na alas 4 madaling araw. Kapag nag-in-house training. Tapos pagdating training ng alas 4 madaling araw hanggang alas 7 hanggang alas 8. Kakain ng alas 8 na umaga. Pahinga lang isang oras yan. Pagdating ng alas 9, banat na naman. Workout na naman, training. Pahinga na naman ng alas 11 hanggang alas 12. Pagdating ng alauna, buknat na naman ensayo. Wala pong may improve sa bata natin. Ang magiging mangyayari doon, may injury ang bata natin. Pag na-injury ang bata natin, limitado na po ang galaw natin. Kaya less injury, tibaling maging under-train, huwag lamang ma-over-train. Lalong-lalo na doon sa first phase ng training natin. First phase, second phase, and third phase. Kasi yung first phase, nandun tayo sa conditioning process pa lang. Yung mga basic. Magkakaroon din tayo ng lessons or vlogs tungkol dyan. Yung paggawa ng training program, phase 1, phase 2, and phase 3. Yung conditioning, dun sa mga pre-competition, at maging dun sa competition stage ng training. Mga tune-up games. Ay napakalaga talaga na may knowledge tayo. At disiplinado tayong athletes at coaches. Hindi po pwedeng tropa tayo ng mata. Pero ganun man, ganun pa man, kailangan alamin natin, pakisamahan natin kung wala ba sa training, kung medyo mga, may problema ang mga bata sa kanilang academics, tulungan natin. Pwede tayong maging kaibigan nila sa academics. Ganun din sa kanilang mga problema financially. Napakahirap. Maraming bata. Kaya kailangan meron kayong financial support din. Then pangalawa nga natin, ay pangatlo, ay durability. Yan. Ang pagiging durable, syempre, ng isang athlete, kailangan matibay ka. Physically, mentally. Para kung anumang pagsubok, yung mga up and downs na dumating, kaya natin ma-overcome. Halimbawa, medyo nakaranas kayo ng sakit, yung injury. Tapos sasabihin mo, coach, ayaw ko na mag-insayo. Hindi. Hindi yan reason para sabihin na huwag ka na mag-insayo. Maaring na-injured lang yung paa mo, pero yung upper body mo, yung mind mo ay hindi injured. Mayroon ka pa rin activity na pwedeng gawin na patuloy ka pa rin mag-i-improve. Kasi kapag ininda mo yung injury at hindi ka na nag-training, meron naman mga ibang activities na less extraneous activities or workouts na hindi ma-harsh ang effect sa injury mo. Kailangan gawin mo pa rin yun. Sa coach naman, kailangan maging durable tayo, din tayo physically and mentally. Bakit? Kailangan matibay tayo. Hindi po pwedeng lulumpulumpo tayo. Kasi kapag nasa laban, hindi po pwedeng papayag na lang tayo na madadaya tayo. Kailangan well-equipped tayo. Kaya din sa training, pag nagde-demo tayo ng mga drills, mga workouts na yan, mga activities, kailangan matikas ang dating ninyo. Kaya kailangan talaga may knowledge tayo. Durable tayo, mentally and physically. Idadagdag ko dito yung pagiging durability natin, financially. Bakit? Nakaw, napakahirap. Subok na namin yan. Minsan mga bata walang pamasahe papunta sa eskwelahan. Minsan walang pambili ng project, panggawa ng projects. Minsan pati birthday nila, kailangan ba natin ipaganda? Anyway, yun na yung mga parts ng motivation natin. Merong ibang mga coaches na talagang galante sa kanilang mga athletes bukod pa doon sa support ng eskwelahan. Kaya kailangan din natin maging durable. Physically, mentally, and financially. Para mga bata, lagi nating mamomotivate. Alam mo, nung simula ako sa coaching, I started in the Sisters of Mary. Talagang nadatna namin dun sa tulong ni Sir Palomares. Wala na silang gamit halos. Lang spike shoes, kailangan mong manghiram, kailangan gumawa ng paraan, magawa ka lang ng paraan para makabili ng gamit. Hanggang sa unti-unting nung nananalo na, saka lamang nakakuha ng support, bili ng mga gamit, mga spike shoes, doon nakakumpit na rin sa mga bata pa weekly relay, at saka sa Little Mile Olympics,
nung kami nanalo na sa regional meet at may mga bata na kami nanalo sa palarumbang bansa, lalong gumanda ang support. Way back 2013 o 2002 hanggang 2005 lang yata ako, 3 years nang mahigit. Kaya napakagandang experience. Simula naman ako sa elementary coach. Kasi public school teacher nga po ako sa elementary. Napakahirap. Wala talagang kagamit-gamit. Walang mabiling o walang magamit na mga spike shoes, yung mga jumping foam na yan. Minsan ang ginagamit namin eh. Talagang mga nakita kami foam na pakalat-kalat na higaan. Pwede na namin magamit yan. Nagbubukay kami sa buhangin. Kahit manipis na buhangin, ay kaya na makapag-develop ng athlete. Kumbaga, durability, kailangan maging ano ka rin. Kumbaga, resourceful. Para kayo ay makapag-training na maayos. Na hindi dapat maging hindrance ang pagiging walang equipment. Yun po, talagang kasama yun sa pagiging durability. Number 4 nga po, ang kailangan na taglay ng isang bata o athletes ay kailangan talaga natin ng knowledge. Kailangan well-equipped tayo when it comes to that track and field event that we have chose. Kasi mahirap talaga nang pupasok tayo sa track and field nang wala tayong knowledge. Kasi maaaring pagdating sa laban na lang, maaaring madadaya tayo. Ito, kadalasan nangyayari ito. Sa mga lower meet pa lang, nakikita ko. Nawawa yung mga coaches na walang alam. Sa high jump na lang, sa pagpapatalon sa high jump, sa pagrarank. Yung iba, hindi na kakaalam kasi hindi nila alam eh. Kailangan tara, as a coach, pakialam tayo. Halimbawa, nag-tie sa 140. Sinabi ng official, oh, first ang ano, team na ito. Kasi, mas matangkad at gwapo. Hindi mo pwedeng ganun. Kailangan, tingnan doon sa record. Tayo talaga sila. Pagdating sa mga errors, maaaring gawin silang tayo. Pero, pareho silang gold. Pero kung talagang lamang ang isa sa error, ay panalo yung less yung error. Ganun dapat. Hindi mo pwedeng idaan sa pagiging gwapo at pagiging matangkad. Ganon din sa pagsiselect ng players. Mag-aaralan natin yan. Magkakaroon ako ng lesson dyan para sa selection ng athletes papunta sa higher meet. Kasi minsan, nag-aaway-aaway ang mga coaches dyan sa selection ng athletes. Lalo-lalo na sa regional meet, yung papuntang palarong bumansa. Kasi gusto nila, kapag silang champion na coach, sama halos lahat ng player nila, kahit third placer lamang. Kawawa naman yung mga nag-silver medalist na sprinter, which is kailangan sa relay. Pag-aaralan po natin yan. Yun po ay basic experience natin. Yun po ang pinakamahalaga. Kailangan may knowledge tayo sa track and field. Ayan, intro muna tayo. Yun po. Well-equipped coaches, hindi yan madadaya. Ganon din yung mga bata o yung mga atleta. Kung gusto ninyong magtagumpay ang karir ninyo, kahit kayo athlete pa lamang, kailangan maging well-equipped na kayo when it comes to knowledge. Sabi ko nga, doon sa unang vlog ko, kahit kayo sprinter lamang, alamin nyo yung skills na dapat nyo matutunan sa jumping, sa throwing, sa walking, even na decathlon, lalong-lalo sa mga relays, hurdles, para kayo ay maging ano, competitive coaches pagdating ng araw. Maaari makakuha rin kayo ng mga part-time jobs in coaching kung kayo ay halos lahat ng events ay kaya mong i-train. Kasi alam naman natin, medyo karamihan ng mga private schools, medyo nagditipid. Ayaw nila na maraming coaches. Sa Philippine team, talagang specialized sila. May throwing coach, may long distance coaches, may middle distance coaches, may sprint coaches, mayroon niyang relay coaches lamang eh. Then may hurdles coach, may pole vault coach, mayroon pang long jump and triple coach, halos iba-iba.
sa death and palaro, hindi po pwede yung ganun. Kailangan general ka. Kailangan pag trainer ka, well equipped ka dapat sa halos lahat ng events. Yun ang training na nakuha ko kay Sir Luna, Sir Cruz, kay Sir Kasama, kay Sir Petes na wala na. Ganun din kay Sir Python. Dami ko pong natutunan sa kanila. Ganun din kay Coach Elmer Reyes. Isa sa mga veteranong coaches na talagang maraming athletes na develop at nag-gold sa hanggang sa palarumbang bansa. Yun po, yung ating pang apat, yung knowledge na tinatawag. Yung pang lima nating tips, ano ba yung pang lima natin? Ito po ay based ko po sa experience ko. Wala akong pinagkuha ng libro para lamang ibigay sa inyo. Kasi naniniwala ako, experience is the best learning na po pwede nating makuha. We cannot research this in Google, dictionary, or even international or the IIA rules na yan. Kailangan talagang tayo ay matuto sa ating experience. Ang panglima natin, kailangan meron tayong perseverance o yung pagtsatsaga natin. Kasi maraming mga bata, athletes, naging atleta sila dahil nahimok lamang ng kanilang teammate o ng kaklase. Kailangan i-develop natin yung kanilang passion. Kailangan meron silang pagtsatsaga. Hindi po pwedeng walang tsaga dahil pag na-injury ng kaunti yan, aayaw yan. Ay kailangan talaga lumalim ang commitment ng mga yan sa track and field. Kailangan ikaw ay mayroong dedication o yung tinatawag na determination. Kasi without determination and dedication sa pagtsatsaga ninyo, you cannot achieve the success of being an athlete in track and field. Ganon din sa coach. Kailangan talaga ay maging matyaga tayo. Hindi po pwedeng ang bata ay hayaan natin na umayaw na lamang, lalo lang pag nakitaan natin ang potential. Pag-aralan natin yan sa ating unang vlog o lessons na talagang dapat i-consider yung potentials or yung talent ng bata. Magkakaroon ako ng vlog dyan, panibago, paano pipili o ano yung mga qualifications para maging pwede kang mapili sa events sa track and field. At may kanya-kanyang events din. Hindi po pwedeng lahat ng events ay laruin mo. Yung po ay ang perseverance. Napakahalaga yan sa coach. Mayroon ibang coaches. Garoon lamang ng problema. Na-injury yung bata. Ayaw ng pananagutan. Kailangan saklaw yan sa ating pananagutan o commitment natin na kailangan pag na-injury ang bata, huwag nating iiwanan. Nandun pa rin tayo sa kanila. May na-experience ako niyan, may nabalian akong player sa Patapa Weekly Relay. Dalawa. Naitupod yung bata nung starting, yung kanyang kamay. Eh, medyo gumewang. Gumulong, naitupod yung kamay. Balik. Kaya ang ginawa namin, inalagad sa ospital. Buti na lang, mabait ang aming congressman and mayor. Sinagot nila yung pagpapagamot. 60,000 nilagyan ng bakal. Kung tayo susuko, gagawa tayo ng parang paano tulungan ang injury ng bata. Although meron mga private schools na kasama sa insurance nila yung mga injuries. Pero kadalasan sa public schools, wala talaga. Kaya kailangan ng support ng LGU, ng ating mayor, congressman, at saka ng DepEd. Kaya yun po, yung pinaka mahalaga na kailangan natin makakuha rin ng support. Yun po yung pang-apat natin, ay pang-lima, perseverance. Kailangan talaga ng pag-tsatsaga. Huwag tayong susuko, kahit walang gamit, kahit na may pandemic,
kailangan gawa natin ng paraan na maging sayo pa rin ng mga bata. Kami, meron kaming group chat. Araw-araw pinagsisend ko ang mga player namin ng kanilang ginawang video. Minsan, yung bata, nagpipicture lang kunwari, naging sayo sa labas, ayoko ng picture lamang. Video, kahit na nasa loob kayo, nagpo-corman lang kayo, nagpo-conditioning, or kaya ay nag-circuit training, para tuloy-tuloy yung maintenance, kumbaga lang, physical fitness nila, ay naandoon, hindi sila bababa ng intensity level. Speaking of physical fitness test, pag-aaralan din po natin yan. Ano ba yung physical fitness? Bakit napakahalaga yan? Physical fitness test na yan sa track and field. Yes, napakahalaga po niyan. Kasi yun ang ating magiging basis for improvement, for evaluation sa ating mga atleta. Meron iba kasi mga player na o coaches, hindi nila nauunawaan yan. Kaya pagka ang bata ay tumakbo na, mayroong something's wrong. Mayroong kumbaga isang sangkap na kulang. Maaaring kulang siya ng balance. Maaaring kulang siya ng agility. Maaaring kulang siya ng speed. Maaaring kulang siya ng power. Kasi yung mga sangkap na yun, pag nagsama-sama, doon ka magiging complete 100% developed na pwedeng manalo at hindi kayo matatalo pagdating sa laban sa lower meet, sa regional meet, at maging sa panalong bansa. Sabi ko nga, kailangan mentally and physically prepared tayo. Yun po ang pang lima natin. Yung pang anim natin ay palakpak muna doon sa pang lima natin. Kailangan yung perseverance. Pang anim natin, syempre na tips pagiging magaling or successful na coaches at atleta ay kailangan consistent tayo. Sabi ko nga sa inyo, kailangan tuloy-tuloy ang progress from very low up to the top. Hindi po pwede magsimula tayo sa top to low. Kaya nga may first phase tayo, second phase, third phase ng training. Ganun din sa development natin, sa knowledge, sa training, ganun din sa gagawin nating training program. Hindi po pwede mag-shortcut tayo. Para pang yung pagiging driver. Hindi po pwedeng mag-drive ka kaagad without knowing the basic in driving. Kailangan ka muna mag-driving lesson. Hindi po pwedeng humawak agad ng manubela, baka mamaya, ibang gamo yon. Ganon din sa pagiging track and field athlete. Common cause of injury is lack of knowledge. If you are knowledgeable enough, if you have plenty of knowledge stored in your mind, you can coach everywhere. You can coach anytime. And you can coach even during competitions proper. Marami kasing ibang mga coaches. Pagdating sa competition, nakikita mo talagang tense na tense. Kasi they lack knowledge. Kabado. Mayroon pang iba. Sumasabay sa player sa pagtakbo. Ngayon, na-disqualified. Pwede lang yung sped. Kailangan talaga ng guide ng sped. Athletes, lalo yung mga bulag. May mga na-experience ako niyan. Pag mga baguhang coaches, iwasan nyo yung ganun. Sasabay kayo, sasalubong kayo sa finish line. Pagdating sa finish line, sasalubongin yung mga bata. Baring ma-disqualified ang inyong mga athletes. Ganun din, ang mga coaches natin, ay mga athlete. Huwag na huwag ninyong gagawin yung sasalubong kayo sa inyong teammates. Pagdating sa finish line at nagsisigaw, maaaring kayo ay ma-technical, maaaring matalo or disqualified ang inyong kasama or teammates. Yun po ay pagiging consistently and persistently. Coach, kailangan consistent tayo. Huwag tayong maglalaylo. Kasi pag naglaylo tayo, maglalaylo ng bata natin, halimbawa, ang kanilang knowledge, ang kanilang intensity level na ensayo ay nasa 70% na 80%.
naglaylo tayo. Dalawang araw lang yan na hindi makapagpapawis. Isang linggo hindi makapag-insayo. Lalo na kung tatlong buwan na hindi nakapag-insayo. At kung hindi talaga kayo nagbigay ng activities mula March hanggang August, ang bata ninyo balik na naman sa panibago, sa phase 1 ng kanyang ensayo, sa intensity level. Kaya, advice, coaches, huwag ninyo pabayaan ng inyong mga atleta na maadik sa kanilang ginagawang mga ML na yan. Yan ang makakasira at makakapagbabagsak sa kanilang karir. It is proven na marami na nagkasakit. Migraine, leukemia, mental disorder dahil laging nagbupuyat. Unti-unti kasing pinakain yung pinaka-ano natin sa brain ng pagbupuyat na yan at sa game na yan. Mga brain cells natin. Para rin yung ano, drugs. Kaya nga ang drugs ay pinagbabawal eh. Yung mga prohibited drugs ha. Hindi naman yung mga sinasabi kong drugs na commonly na binibili natin ng mga biogesic, diet tabs na yan. Yung mga pinagbabawal na gamot. Para rin yung pagpupuyat. Unti-unting sinisira yung mga brain cells natin. At hindi na. Yan muling mabubuhay yung mga brain cells na yan pag namatay. Sa pagpupuyat. Dahil sa kakalaro ng ML. Okay, pwede naman maglaro ng ML. Isang oras, dalawang oras. Ginagawa namin yan sa training. Pag nag-housing training kami ng dalawang buwan before mag-regional meet. At saka magpalarong babansa. Talagang mga bata, pag walang ensayo, he chose to play to their cell phones. Mga ML na yan. Wag. Let them sleep in order for them to recover their body. Para pagdating ng hapon ay sila ay nakapagpahinga na at fully recovered para pag may bagong skill na kailangan ma-develop ay padali nila makakatch up at matatanggap ng kanilang katawan. Yun po ang pang-pito natin. Pagiging consistent and persistently coaches and athletes. Pang-walo natin, syempre, nobody's perfect. Kailangan we are open for suggestions and criticism. Wala nga pong perfectong tao. Kaya minsan, meron tayong tama, meron mali. Kaya pag meron nag-suggest sa inyo, meron nag-correct sa inyo, okay lang yan. Accept it as a challenge. Huwag niyong mamasamain. Kasi alam naman natin, sa Pilipinas, maraming magagaling na coaches. Minsan, itatama ka, okay lang. Ako nga, naging equip ako sa pagtuturo ng iba at pag-observe sa ibang tao. Sa mga seminars, masipag ako matin ng seminars. Pero pag alam ko ang seminar ay wala akong matutunan at sa tingin ko ay mas knowledgeable pa ako doon sa speaker, I will not attend. Maboboring lang ako dyan. At baka maka-open lang ako ng speaker. Kasi kapag may tinanong ako na hindi nasagot ng speaker, mawawala naman yung speaker, mapapahiya. Kaya pag may mga seminar, napili rin ako ng mga seminar. Minsan, pinipili rin ako speaker sa mga sports accreditation. Somewhere in Mindoro, 2 times kami nag-andun. Sports clinic sa Pinamalayan. Sino ba yung aming contact doon? Namatay na yung isa. Si Sir Jerry, ano yung test supervisor doon eh. At nakadiretso kami sa Kapitolyo. Namatay na nga lang si Sir Mendoza. Kawawa naman. Sports head nila. At yung kanyang assistant niya yun ang malili. Yun po. Kailangan maging open for suggestions tayo. Minsan, huwag tayo ma-open, coaches, ha? Sabi ng athlete mo, coach, mali po yun. Ititwist mo siya. Para hindi ka naman mabahiya. Ah, oo, ito nga yun. Parang ganito. Kailangan may tama ring approach kung paano mo
tanggapin yung criticism at saka yung suggestion ng adik mo. Okay lang, walang problema doon. Hindi makakabawas ng iyong pagiging pogi points yun. At pagiging magaling na coaches. Yun po. Ang pagiging open sa suggestions, yun ay magkakaroon kayo ng magandang samahan sa team. Lalo-lalo na kapag ka-coaches mo ang nagbigay sa'yo ng criticism. Yung criticism, i-accept mo ito. Gawin mo siyang positive. Yung negative na criticism, gawin mo siyang positive. At saka sa mga bata, ito pa nga. Konting problema sa mga bata pala. Experience na namin ito. Marami talaga mga bata na medyo napapabayaan at hindi nagtutuloy-tuloy. Kaya kailangan ang mga bata. Halimbawa, meron kayong player na parang ayaw na. Kasi financial problem sa magulang nila, broken family sila. Paalam sa'yo, coach, ayaw ko na po mag-training, ayaw ko na po mag-athlete. Kasi pinatitigil na ako ng nanay ko. How you handle that? Paano natin naharapin yan? Kailangan i-motivate mo yung bata. Bigyan mo siya ng mga examples. Gawin natin ganito. Bakit ka ayaw? Kasi yung ganito, naghiwalay ng nanay at tatay ko. Ganito yung aking lolo. Ganito, ayaw na rin, nagagalit. Inaliwanag ko sa kanila. Alam mo, explain mo sa tatay mo. Ganito yan. Tatay, kaya ako pumasok sa pagiging atleta. Gusto mo akong makatulong sa inyo pagdating ng araw. Eh, tayo naman medyo mahirap. Kaya ba natin mag-aral, tatay? Sa private school hanggang sa college? Hindi po. Kaya tatay, gusto ko maging atleta para magtuloy-tuloy hanggang sa magiging athlete ko hanggang college. Magiging scholar ako. Libre na ako. Sa pag-aaral, sa tuition fee, board and lodging, may allowance pa ako, at syempre, may pagkain pa ako. Unlike kapag hindi ako naging atleta, tatay, problema mo na yung aking allowance, buwan-buwan, araw-araw. Sabihin na lang natin, kailangan mo, araw-araw, meron kang 500 bawat pagpasok. Ito ang trabaho ng tatay, construction. 300 hanggang 500 lang ang sweldo nun. Alangan, ibigay niya yung buong kita niya sa'yo sa pag-aaral mo. Di ba? Hindi. Kailangan talaga, ang bata, maintindihan nila para ma-explain nila sa magulang nila kung papaano at ano ang kalagaan ng pagiging atleta. Meron namang iba. Ayaw na kasi lilipat sila ng division, nililipat ng eskwelahan o lilipat ng tirahan. Although lilipat sila ng tirahan, okay lang yun. I-motivate mo pa rin ipagpatuloy ang paglalaro. Malay mo, pagdating ng araw, yung pa rin ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Meron akong ginagawang ganito. Sa amin sa Dasmariñas, may free board and lodging at pagkain. Sa amin si Mayor Jenny Barzaga at saka si Congressman Billy Barzaga. Pagka lilipat sila ng tirahan, binibigyan ko sila ng choice. Oh, gusto mo bang tumira na rin dun sa dorm? Dito ka nalang mag-aral kahit na lumipat yung mga magulang ninyo. Ayun, meron akong ilang athletes na ganun. Kahit na lumipat sila ng tirahan, nagpapatuloy pa rin pala, pa rin sila sa kanilang ensayo at pagiging atleta sa track and field. Ganun lang, kailangan i-twist natin siya. Minsan naman mayroong mga training. Halos hindi niya kayang ma-meet yung mga expectations natin. Yung target time ng bata. Sabihin talaga, coach, target ko sa 600 meters. Halimbawa ay 1 minute and 20 seconds. Oh, hindi ko talaga kaya, coach. Kaya mo yan. Unti-unti lang. Huwag mong bibiglain. Unti-unti. Halimbawa, kung ang time target niya sa 600 ay 1.20. Kahit 1.25 yan, okay lang yan. Malayo pa naman yung laban. Hindi ka ba? Iti-twist mo yung bata. Hindi yung nahihinaan na ng loob yung bata. Kailangan twist into positive. Ba't di pong nawala ng pag-asa na ma-hit yung kanilang time target? Hey coach, hindi naman ako nag-i-improve. Lilipat na ako ng event? Hindi.
kung talagang nakikita mo na may potential yung bata dyan, huwag mo siyang papayagan lumipat ng event. Tayo ang nakakaalam as coaches. Kaya mga atleta, unawain ninyo ito para kung kayo ay magiging isang coach na rin, daladala ninyo yung knowledge na yun na maaaring makatulong sa'yo pagdating ng araw kapag tayo ay kayo ay coaches na rin. Kasi napakasarap na maging coach sa mga palaro, sa regional, sa division, maging unit, mga provincial meet na yan, city meet, hanggang palarong pamansa. At lalo na kapag nakarating kayo sa international competitions. At syempre pa, kapag kayo ay naging isang Philippine team coaches pagdating ng araw. Malay nyo, malang araw, malay nyo, hindi labang Philippine coaches, Philippine athletes din pala. Katunayan, meron na tayong mga na-develop na mga Philippine athletes ngayon. Si Giselle Lumapas, naglaro na rin sa SEA Games at nanalo sa 4x400 meter relay ng bronze sa nakarang SEA Games sa Tarlac. Naglaro rin si Junel Gubocha, dumaan sa amin yan sa Das Marinas. Ganun din si Angel Carino. Si Junel Gubocha nga pala, naglaro sa palakpakan natin. Si Steeplechase, pang-anim yata siya, pang-lima. Sa walong naglaban. Tapos si Angel Carino sa triple jump. Palakpakan natin. Si Giselle Lupapas nga po sa 4x400 meter relay. Si Angel Carino naman sa long jump. Naglaro. Ay, triple jump pala naglaro. Hindi rin pinalad. Maaaring kulang pa sa ensayo at hindi pa talaga peak. At ganun din, si Jelly. Dumaan din sa amin yon. Player siya ni Sir Boy Luna ng Tagaytay City. Talagang chinaga ni Sir Luna yun sa high jump before. At tinuturuan-turuan na rin ng hurdles. High jumper ha. Naging Philippine team, ang laro niya ay hurdles. Siya ay nakapaglaro na sa SEA Games na nakaraan. Yun po ang mga kung paano natin i-twist yung mga bata. Open for suggestions and criticism. And pang-walo, syempre kailangan ng paggawa ng mabuti. Be a good example to your teammates and to your classmates. Kailangan ay classmates, teammates, and coaches. Ang pagiging atleta, kailangan ikaw ay gumawa ng mabuti, maging leader sa paggawa ng workout. Sa akin kasi, nahihirapan ako kapag lahat sabay-sabay ensayo tapos wala yung mga coaches ko. Ang ginagawa ko, mayroon ako mga team leader. Leader sa jumping, leader sa throwing, leader sa sprints, leader sa long distance o sa middle distance, leader sa pag sa long distance. Pagkatapos nun, saka kami nag-relay. Pagkatapos ng ensayo, pagkatapos ng pawis, mga drills na yan, mga calisthenics, bago mag-workout, may ano muna kami yan, mag-uusap-usap muna kami. Doon ko ibibigay yung mga workouts at gagawin. At sa mga leader na yon, sila na mag-check kung tama yung kanilang ginagawa. Para pagdating ng training, as a coach, supervise ko na lang. Minsan, kung may tinututukan ako mga bata talaga na potential at magagaling, yun ang nuuna ko. Tinatayman ko yan. Hindi mo pwede yung mag-training sila ng sila lang. Yung mga bagong sali, okay, i-entrust ko yan sa mga team leader ko. So, itong workout niya, i-check mo kung tama yung kanyang ginagawa, kung nai-hit niya yung ano, at sasabay sila sa workout. At kailangan yung time target nila, hindi sila nagkakalayo. Para bang magkakaroon sila ng competition, na sila-sila magkakasabay halos. Para, pagdating sa time trial, makikita mo ang lakas ng labanan. Yung from, halimbawa, 400 niya dati, nag-58 lamang. After 2 months na ensayo, ay naging 55 na. Di ba, laki na improvement? Na kailangan meron ding evaluation. O yung time trial. Sa amin, pagka mga first phase pa lang, every month kami nagkakaroon ng time trial o performance.
pag malapit na yung laban, ng last 3 months o last 2 months, every 2 weeks may performance trial kami. Pero hindi po pwedeng linggo-linggo may performance trial. Para lang ma-check, lalo na kapag walang gaanong competitions at walang tune-ups, para ma-check natin kung mayroong pagbabago at improvement sa kanilang event. Yun po ang number 8 natin. Gumawa ng mabuti, gawin natin mabuti. Ganun din magiging coaches. Atin, bigyan sila ng maganda example. Magbigay tayo ng mga inspiring words sa kanila. Para sila ay maging mabuting bata din. Siyempre, yung paggawa ng mabuti kasi, alam nyo, bakit napakalaga ng paggawa ng mabuti. Kasi, kapag marami kayong nagawang mabuti, una, marami tayong natulungan bata. Marami na tayong naipong kabutihan. Kaya maaaring makukunin na tayo ni Lord. Well, joke lang po yun. Kasi kapag marami tayong kasalanan, hindi tayo kukunin ni Lord eh. Pagkakunti lang yung kasalanan natin, yun yung mga kinukuha ni Lord. Joke lang po yun. Joke lang yun. Okay. Ang paggawa ng mabuti kasi, may kaakibat na reward yan. Tested ko yan. Kapag marami kayong natulungan, na bata, na teacher, na coaches, babalik sa inyo yan a million times. Blessings sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. O, yan po ang paggawa ng mabuti. Kailangan isama natin yan. Number 9, syempre napakalaga rin ng support. Support. Anong support? Paano ang support? Siyempre, ang iba, walang gamit. Napakalaga na meron tayong support sa kagamitan. Yung mga pool landing na yan, mga pool vault bar na yan, napakamahal. Ang pool landing yata ay 300 to 500,000. Mabuti na lang sa amin, provided lahat. Yung mga pool ng pool vault, 30,000 yata yan. Kaya napakahirap yung mga hammer throws na yan. Yung hurdles yata, ang isa, 10,000 hanggang 7,000. Kaya kailangan ng support ni Mayor, ng LGU, ni Congressman, ng DepEd, ng Principal, para makakabili tayo ng gamit. Yun ay equipment support. Ano pa yung ibang support na pwedeng maibigay? Moral support, napakahalaga sa mga principal. Sa coaches, maraming ibang coaches, hindi na nagko-coach, tumigil na. Kasi lagi pinapagalitan ni principal. Wala namang kinapapala dyan, puro lang kayo gastos. Hindi nyo ba naalam ay nalalaman ma'am, mga principal, supervisors, na sa academics, kakaunti lang ang nagkakaroon ng opportunity na makapag-aral ng libre hanggang kolehiyo. Dito po, sa sports, halos 90% ang mga atleta namin ay nakaka-graduate ng college. Yung mga academics scholar, bawa valedictorian ka at salutatorian sa high school, swerte na yan pag nagkaroon ng full scholar sa college. Walang pagkain yun, walang allowance, walang board and lodging. Sa varsity scholar, libre tirahan, libre pagkain, 100% free sa tuition, pati miscellaneous. At may libre pang insurance sa kapag na-injury, pag nagkasakit. Ay, napakasarap na pagiging atleta, talagang nade-develop sila in a holistic approach. Pangkalahatan. Hindi lamang sa pagiging paglalaro. Yun ang napakahalaga, which is yun ang pinaka-main na ingredient of training, yung holistic approach na yan, o yung holistic training to develop sa ating athletes na maging holistic, kumbaga maging successful sila in the near future sa pangkahalatan, pangkalahatan, hindi lamang sa kanilang paglalaro, maging sa kanilang career, at ganoon din sa ating mga coaches. Napakalaga ng support natin sa ating mga athletes morally. Kailangan imomotivate natin, kakausapin natin pag may mga nawawalan na ng pag-asa. Give them inspiration. Give them examples. Kaya ako, mahilig ako sa kwento. Puro ako kwento sa mga player ko.
Alos lahat ng buhay ko, kwento ko na para lang ma-motivate sila. Yan, lalabas tayo dyan, pupunta tayo dyan. Napakahirap ng pinagdaanan ko nung ako'y nag-aaral ng high school at college. Self-supporting ako. Hanggang college talagang sa araw, nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho. Maiyak kayo sa kwento ng buhay ko. But then, at the end, naging successful pa rin ako sa career ko. Kasi ako po ay matulungin, madasalin. Ang nanay ko talagang madasalin din. Yan napakahalagang sangkap natin, yung pangsampo natin. This is the most important essence or significance of being an athlete or even being a good coaches or successful athletes. Prayer, ito yung number 10 natin na tips sa pagiging successful na coaches at atleta. Ang prayer kasi, parang kinakausap natin yan si Lord araw-araw. Anywhere, kahit kayo nasa sasakyan, pwede kayo magdasal. Bago matulog, paggagising, dasal. Anytime, pwede kayo magdasal. Lahat ng dasal natin, alam natin na naririnig tayo. At saka yung kailangan, yung pananalig natin, yung faith, magsamahin natin yung faith and prayer. Talagang tested ko yan. Without the faith and the prayers, you cannot achieve what you wanted in your life to be. Yun ang napakahalagang ingredient na pagiging successful athletes and coaches. That's why during our training, I let all my athletes to pray every time before the start of training and after the training. Meron akong mga leader dyan na nagpa-prayer. Kasi ang prayer din, makakapag-develop din sa bata yan. Nag-assign ako ng isang batang dalasal sa araw na yun. Doon na nade-develop din ng ability ng bata. May mga bata na kapag binigyan ko ng dasal, ikaw mag-lead ng dasal ngayon. Kakatuwa yung dasal din ako. Sana Lord, bigyan nyo kami na masarap na pagkain ngayon. Huwag naman puro taba. At huwag naman puro baboy. Sana may kulay. Ganun. Okay lang yun. Kahit anong dasal pwede. Pero turuan natin kung paano yung talagang tama. Siyempre, ang priority natin to help the attainment of our goals during our training. Yun yung kailangan pinakamahalagang training at saka not letting us to any injuries. Mahalaga yun. Naisama sa dasal. At pagbibigay siyempre ng guidance all the time during our training. At syempre, pagbibigay ng malakas pangangatawan para masustain natin yung ating ginagawang intensity training. Yung po, ang napakagandang lesson natin na nagawa sa araw na ito. Nga lang, medyo mahaba-haba. Umabot tayo ng halos 1 oras. Kasi naman, itong mga lessons na ito, actually, tinuturo ito good for 1 day to 3 days. Ito po, kaya ko ginawa ito. Kasi gusto kong makatulong sa maraming tao. Sa maraming athletes and coaches na medyo down dahil sa pandemic. Kailangan mayroon tayong maipakita at mayroon tayong mapagawa sa kanila na maaaring malibangan nila. At the same time, they are learning. Kasi hindi pa naman nagsisimula ang ating classes sa DepEd, sa private schools. Sa private schools nag-start na, pero sa private public hindi pa. Kaya yung mga taga-private, nag-online classes na sila. Yung public, hindi pa sa October pa. Kaya sana po, marami tayong natutunan at marami pa akong ibibigay sa inyo mga kwento. At sana po, ating i-summarize yung ating ginawa. Ang number one nga po, kailangan napakahalaga ng top priority natin yung studies natin. 70-30. 70% studies, 30% ang pagiging atleta. Ganun din sa mga coaches. Pwedeng gawing 50-50 sa trabaho o kaya sa pagiging coach. Discipline, durability, knowledge. Napakahalaga talaga yun. Panglima, yung perseverance.
Pang-anim, consistently and persistently. Pang-pito, yung pagiging open natin for suggestions and criticism. Huwag natin masamain yung criticism ng iba. Paggawa ng mabuti, number 8. Number 9, we need support ng administration. And number 10, the most important and significant aspects or ingredient to become successful in track and field and coaching and pagiging athlete ay ang prayer at saka yung ating paniniwala sa ating buong may kapal. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Isang bagsak para sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga manunood. Abangan ninyo yung susunod pa natin vlog. Marami tayong matutunan pa ulit. Sana po ay mag-comment kayo. Ang ginagawa ko po, naka Made for Kids po muna itong aking mga vlogs. Pero after mga ilang araw, gagawin ko na siyang Made for Adults para pwede na mag-comment. Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-suggest kung ano man, at magbigay ng inyong kuro-kuro tungkol sa topic. At kung meron man ako nasabing hindi maganda at hindi na-touch, ay pasensya nyo na. Medyo mahirap talaga gumawa ng video na mahaba. Supposed to be naka-live tayo pero nire-record ko lang para i-post sa YouTube. Anyway, thank you very much sa mga nanonood, sa mga nagtitiwala sa akin. I'm not a good coach already. I'm just trying to be a good coach kasi alam kong marami pa akong kakaulangan sa aking pagiging coach at pagiging guro. Kailangan talaga patuloy ang learning na gagawin natin para tayo ay lalong yumabong at lalo tayong maraming matulungan sa ating mga atleta at sa mga ating mga estudyante. Maraming salamat po. God bless to all. At sana sa susunod, abangan ninyo ang mga most interesting topics na ating i-discuss sa larangan po ng track and field. Thank you very much. God bless.